sa isang maliit na bayan sa Everett sa Michigan, maagang gumising si Jerry para pumasok sa trabaho tulad ng karaniwang ginagawa niya sa nakalipas na 42 taon. Siya ay hindi kapani-pani walang mahusay mag-isip at sa matematika at nakakakita ng mga pattern, at siya ang naging pinakamahusay na line manager sa pabrika ng cornflakes na mayroon ang kumpanya. Gayunpaman, masyado na siyang matagal sa trabaho at tumatanda na, kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga amo na oras na para sa wakas ay magretiro na siya. Nang maglaon sa araw na iyon, si Jerry ay may retirement party kasama ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang asawang si Marge, ang kanyang anak na si Doug, ang kanyang apo na si Liz, at ang kanyang anak na babae na si Don. Dinalhan pa nila siya ng fishing boat bilang regalo sa pagre-retiro, ngunit hindi bumuti ang mood ni Jerry, nababagot siya kapag wala siyang ginagawa. Makalipas ang isang buwan, hindi pa rin ginagamit ni Jerry ang bangka. Ngayon ay binisita niya ang kanyang accountant na si Steve, na nagpaalam kay Jerry na ang kanyang account ay nagkaroon lang ng paglago ng 2% na napakaliit. Ngunit tumanggi si Jerry na maglagay ng higit pa sa mga stock dahil ang risk ay halos katulad ng pagsusugal. Sa pagpupumilit ni Steve, inilabas ni Jerry ang bangka patungo sa lawa, ngunit ang kanyang pag-aatubili ay naging dahilan upang siya ay magkamali at ang motor ng bangka ay nasira. Dahil sa pagkabigo sa sarili, umalis siya patungo sa paborito niyang tindahan at narinig niyang ipinapaliwanag ng clerk kung paano gumagana ang roll-down para sa lottery. Kapag ang jackpot ay umabot sa 2 milyon at walang nakakuha ng 6 na numero, ang buong jackpot ay napupunta sa mga taong nakakuha ng 3 o 4 na numero, ito ay karaniwang nangangahulugan ng magandang pagkakataon. Dahil sariwa pa rin ito sa isip, nakahanap si Jerry ng flyer na nagpapaliwanag sa buong sistema ng lottery at gumawa ng ilang kalkulasyon na nagpahintulot sa kanya na makahanap ng butas. Ang pagbili lamang ng isang ticket ay nagbibigay lamang ng pinakamababang posibilidad, ngunit sa panahon ng roll-down, maaari kang kumita ng higit pa sa halaga ng ticket. Ibig sabihin, sa pagbili pa lang ng ticket ay maaari ka ng kumita. Habang nasa isip ang plano, pumunta si Jerry sa bangko para mag-withdraw ng $2,000. Kinabukasan, ginamit ni Jerry ang lahat ng pera sa mga tiket nang hindi sinasabi kay Marge ang tungkol dito. Nang mag-anunsyo na ang mga nanalong numero, nagsagawa si Jerry ng matematika at nabigo siya, sa katunayan ay natuklasan niyang natalo siya ng mahigit $300. Lumala pa ang kanyang mood pagkatapos ng isang nabigong gabi ng laro kasama ang mga kaibigan. Nilapitan siya ni Marge, ngunit sinabi lamang ni Jerry sa kanya na pinalampas niya ang kanyang pagkakataon sa buhay. Hindi sumang-ayon si Marge na itinuturo na ang swerte ay nangyayari kapareho ng masama. Dahil sa simpleng pariralang ito, napagtanto ni Jerry na may mali sa kanyang ginawa. Sa sumunod na pagpunta niya sa bangko, si Jerry ay nag-withdraw ng $8,000 at ginugol muli ang lahat sa mga tiket. Maya-maya, inanunsyo ng lottery ang mga panalong numero nito at si Jerry ay kumita ng mahigit $15,000. Pagkatapos matanggap ang panalo, itinago niya ang lahat ng perang ito sa isang lumang lata ng popcorn sa pantry. Pagkalipas ng ilang araw, nagsagawa sina Jerry at Marge ng kaunting barbecue party para sa pamilya at mga kaibigan. Nakita ni Jerry si Liz na may bitbit na lata ng popcorn, kaya kinailangan niyang kumbinsihin ito na pahiramin ito sandali para ilipat ang pera sa isang cereal box. Pagkatapos ng party, gustong tanungin ni Marge si Jerry tungkol sa pantry, at natarante siya sa pag-aakalang nahanap na niya ang pera. Inamin niya na naglalaro siya ng loto at nanalo, ngunit hindi niya sinabi sa kanya dahil nahihiya siya na ipinagsapalaran ang kanilang retirement money. Walang pakialam si Marge, kailangan nilang magsaya, at ito ang perpektong proyekto. Nagpa siya sina Jerry at Marge na magpatuloy sa paglalaro ng lottery ng magkasama, ngunit nang pumunta sila sa lokal na tindahan, nakita nilang wala na ang makina. Inirekomenda ng clerk ang isa sa Massachusetts na may mahabang biyahe. Humingi si Jerry ng payo kay Steve at kinumpirma niya na ang pagmamaneho sa Massachusetts ay maaaring maging bahagi ng pamumuhunan at walang mawawala. Nais din niyang maging bahagi nito, kaya nagdagdag siya ng $1,000 para sa kanyang sarili. Ang pagmamaneho sa lahat ng oras na iyon ay nagbibigay ng isang magandang oras na magkasama ang mag-asawa. Pagdating nila sa tindahan ng alak, nakilala nila ang clerk na si Bill na nagpaliwanag na ang pagkuha ng $16,000 na halaga ng mga tiket ay aabutin ng buong araw at hindi niya maaaring baliwalain ang natitirang bahagi ng tindahan para lamang sa kanila. Sa kabutihang palad, umabot sila sa isang deal at pinahintulutan sila ni Bill na manatili kung si Marge mismo ang magtatrabaho sa makina. Pagsapit ng gabi,
kumuha sila ng kwarto sa isang motel at nanonood ng lottery sa TV. Pagkatapos ay nagpalipas sila ng gabi sa pag-check ng libo-libong mga tiket at sa umaga, nalaman ni Jerry ang kanilang mga panalo, nakagawa sila ng 21,000 dolyar. Samantala, sa Harvard University, ang mag-aaral na si Tyler ay gumagawa ng isang proyekto sa pagsasaliksik sa posibilidad na manalo sa iba't ibang uri ng lottery. Ang kanyang kasama sa silid na si Eric ay iniisip na ito ay kabaliwan, ngunit ang pagtingin sa sistema ay nagpahintulot kay Tyler na mahanap ang parehong paraan na ginagawa ni Jerry. Balik sa mag-asawa, pauwi na sila sa bayan nang magkaroon ng ideya si Marge. Noon pa man ay gusto ni Jerry na tulungan ang mga tao, at kung gaano karami ang taya nila, mas malaki ang posibilidad para mas mapalaki pa nila ang kanilang proyekto. Kinabukasan, pumunta sila kay Steve para magsimula ng isang korporasyon, legal na magbabayad ng buwis at tatanggapin ang mga gastos. Gusto nilang isama ang buong bayan na bumili ng shares, sa ganoong paraan magkakaroon sila ng mas maraming kapital para mamuhunan at hahatiin ang kita. Gusto ni Steve ang ideya at kumuha ng mas malaking share sa kumpanya na tatawagin nilang GS Investment Strategies. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Jerry sa mga tao sa bayan ang ideya at lahat ay sumang-ayon na sumali. Mabilis ding bumili si Don ng sarili niyang share, ngunit hindi interesado si Doug. Wala sa kanya ang math at pagod na siyang i-push ni Jerry ang subject, kahit noong bata pa siya ay matagal na silang nagbibilang ng barya dahil itinuro ni Jerry na masaya ito. Kahit minsan lang, nais niyang magkaroon siya ng kasiyahan kasama ang kanyang ama sa normal na paraan, tulad ng paghahagis ng bola. Sa sumunod na pumunta sila sa Massachusetts, pumusta sina Jerry at Marge ng 40,000 dolyar. Hindi gaanong iniisip ni Bill ang paggamit nila ng makina, ngunit walang paraan para makatapos sila bago dumating ang oras ng pagsasara at hindi siya maaaring magkaroon ng mga customer ng masyadong matagal sa gitna ng gabi. Inimbitahan ni Jerry si Bill na sumali sa kumpanya at ngayong technical na silang magkasosyo ni Marge, maaari silang manatili sa tindahan hanggat gusto nila. Sa pagtatapos ng gabi, dinala ni Bill ang dalawa sa kanyang mga kaibigan bilang mga shareholder. Pagbalik nila sa motel, inilapag ni Marge ang ilan sa kanyang magagandang kumot sa kama at iniwan nila ang pagbibilang para sa susunod na araw para makapag-overnight silang magkasama na parang matagal na silang hindi nakakagawa. Samantala, sa Boston, ang mamamahayag na si Maya ay hinihiling na magsulat ng isang artikulo tungkol sa lottery dahil ang mga iyon ay palaging nakakaakit ng mga pag-click. Kinaumagahan, pumunta si Bill sa kwarto ng motel dala ang listahan ng mga napanalunan tiket na binili nila sa tindahan. Nakagawa sila ng 82,000 dolyar, sa makatuwid ay nadobol ang kanilang puhunan. Ang kanilang negosyo ay patuloy na lumalaki mula doon, at sina Jerry at Marge ay hindi nagsasawa sa kanilang 10 oras na paglalakbay dahil nag-e-enjoy sila sa kanilang oras na magkasama. Sa Harvard, ipinakita ni Tyler kay Eric ang mga resulta ng mga simulation na kanyang isinagawa na nagpapatunay na totoo ang butas. Walang pera si Tyler para makapagsimula at tumanggi siyang tanungin ang kanyang ama dahil gusto niyang gawin ito nang wala ang kanyang ama. Sa halip, inihayag niya ang kanyang ideya sa bawat mag-aaral sa dorm at ang bawat isa sa kanila ay nagbigay ng share para maabot nila ang initial na puhunan na kailangan. Ang pagsusulat sa mga slip ng lottery ay napakaraming trabaho. At hinayaan ni Tyler ang iba na gawin ito, na tumatangging tumulong dahil siya ang namamahala. Sa Michigan, ang lahat ng mga shareholder ay nagsusumikap upang ayusin ang amphitheater at ibalik ang jazz festival. Nang bisitahin ni Doug si Jerry, nabigla siya nang makita niyang iniingatan niya ang lahat ng mga tiket kung sakaling hingin ito ng IRS kapag na-audit sila. May surprise si Jerry para sa kanyang anak, mayroong isang share sa ilalim ng pangalan ni Doug, dahil ayaw ni Jerry na magbilang ng mga barya kung wala siya. Sa gabi, ang taong bayan ay nagsama-sama sa lokal na tindahan ng libro na na-renovate dahil sa mga napanalunan sa lottery gaya ng nangyari sa hotel at sa truck ng mailman. Ibinahagi ni Jerry sa lahat kung gaano sila kahusay na ipinaalam sa kanila na ang karamihan sa bahagi ng pera ang gagamitin para sa mas maraming taya. Pagkatapos, umalis silang lahat para magdiwang sa kainan. Sinabi ni na Jerry at Marge kay Steve na gusto nilang tumaya ng 600 dolyar, ang problema lang ay kung gaano katagal bago makuha ang ganoong karaming tiket mula sa makina. Iniisip ni Steve na dapat silang manatili sa kanilang mga normal na taya, ngunit tumanggi sila, kailangan nilang makakuha ng mas maraming pera hanggat maaari bago matuklasan ng isang tao sa kumpanya ng lottery ang kanilang panlilinlang. Sinusubukan ni Bill na kumuha ng pangalawang makina para sa kanyang tindahan,
ngunit sinabi ng mga panuntunan na isa lang sa bawat tindahan ang pinapayagan, kaya dinala nila ang isa pang may-ari ng tindahan bilang shareholder at nag-install ng makina sa kanyang kainan. Sa Boston, tinitingnan ni Maya ang pampublikong listahan ng mga nanalo. Napansin niyang si Jerry ay nananalo ng malaki kada 3 linggo at nagmamaneho ng 10 oras para lang maglaro ng lottery sa ibang estado, ngunit wala siyang criminal record. Ito ay tila isang malaking kwento, kaya binigyan siya ng kanyang amo ng green light upang tingnan ito. Sa Harvard, ipinaalam ni Tyler sa lahat ng estudyante na kumita sila ng $50,000. Ang lahat ay masaya ngunit sa isang maikling sandali lamang, dahil sa lalong madaling panahon kailangan nilang simulan ang pagpuno ng dobling mga slip upang magawa ito sa oras. Napansin ni Eric na dapat ay mas malaki ang payout kaya hinak niya ang sistema ng lottery ng estado upang suriin ang mga nabente sa bawat tindahan na natuklasan na may ibang grupo na gumagawa ng parehong bagay. Nang maglaon ng gabing iyon, sinurpresa ni Jerry si Marge sa tindahan ni Bill na hinihiling sa kanya na magpahinga para ipagdiwang ang kanilang 46th na anibersaryo. Nagtoast sila ng champagne at sumayaw kasabay ng mabagal na mga kanta sa radyo, naputol lang sila nina Tyler at Eric, na tumetawa nang makita nila ang dalawang matanda. Ayaw ni Eric na masaktan ng kanilang mga grupo ang panalo ng isa't isa, kaya hiniling niya kay Jerry na dalhin ang kanyang grupo kay Tyler at hayaan siyang gawin ang lahat ng pagtaya. Ngunit tinanggihan siya ni Jerry, ipinaliwanag na ayaw niyang maupo at mag-relax, talagang nag-e-enjoy siyang gumagawa ng isang proyekto at ibahagi ito sa kanyang asawa. Bago umalis, sinubukan siyang insultuhan ni Tyler sa pagsasabing hindi kayang talunin ng matematika ng isang magsasaka ang isang mag-aaral sa Harvard na kabisado ang binomial distribution. Alam na ni Jerry ang sistemang ito at itinuro ang kanyang mga kapintasan bago ipaliwanag na nakakakuha lamang si Tyler ng $32 para sa bawat 100,000 panalo niya. Samantala, hindi makapaniwala si Eric sa kanyang narinig at hinila siya ni Tyler palayo sa hiya. Pumunta si Maya sa punong tanggapan ng lottery upang subukang makakuha ng panayam sa isa sa mga executive. Gayunpaman, hindi aware ang lalaki sa balitang tungkol sa lalaking nananalo dahil naniniwala siya na minsan ay sinuswerte talaga ang tao, kaya walang nakuhang impormasyon si Maya para i-publish. Isang umaga, nilapitan muli ni Tyler si Jerry. Walang kamalay-malay na naririnig siya ng clerk na pinagbabantaan si Jerry, sinabi niyang dapat isuko ni Jerry ang laro kundi ay ihaak nila ang lahat ng kanyang personal na account at pagkakakilanlan para mapabagsak siya. Sa gabi, sa panahon ng bagong pulong sa aklatan, sinabi niya sa taong bayan na hindi na sila makakapaglaro, bagamat sinisisi niya ang isang bagong variable na hindi niya maintindihan. Sinabi ng clerk ng tindahan kay Doug kung ano talaga ang nangyari, kaya nakipag-usap si Doug sa kanyang ama para ipaalala sa kanya na hindi ito tungkol sa matematika, tungkol ito sa pagiging tao. Masyadong maraming taon ang ginugol ni Jerry sa pabrika na lumago, ngunit ngayon, ang kanyang mga talento ay iginagalang ng taong bayan na kanyang binuo. Pagdating ng roll-down weekend, naghanda si Tyler at ang lahat ng estudyante para tumaya. Gusto pa rin ni Jerry na gawin ang tama, ngunit pinagalitan siya ni Marge, ipinaalala sa kanya na ito na ang oras para maging masaya. Nakumbinsi siya nitong bumalik sa laro, at ang mag-asawa ay nagmaneho sa Massachusetts upang muling makasama si Bill at ang kanyang makina. Sa Harvard, napansin ni na Eric at Tyler na binaliwala ni Jerry ang kanilang bluff at aktibo pa rin sila, kaya gumawa si Tyler ng ibang plano, kailangan nilang gumawa ng sariling roll-down na hindi inaasahan ng lahat, sa paraang iyon ay makukuha nila ang lahat. Gamit ang kanilang mga kasanayan sa pag-hack, maaari nilang malaman kung ang jackpot ay umabot sa 1,000,000 at maaari nilang ipusta ang parehong halaga sa isang araw. Para makuha ang perang ito, nakipag-deal si Tyler sa mayayamang kaibigan ng kanyang ama. Gumana ang plano at pinilit ng mga estudyante ang roll-down. Hinanap ni Bill sina Jerry at Marge para sabihin sa kanila ang balita, at madaling nahulaan ni Jerry na ginawa ito ng grupo ng mga estudyante gamit ang kanilang hack. Galit na galit, si Jerry ay nagmaneho hanggang sa Harvard upang kausapin sila. Pagdating niya doon ay kumalma na siya at imbes na mag-away ay binigyan niya sila ng taus-pusong pananalita. Si Tyler ay maaaring nanalo ng malaki, ngunit ginagamit din niya ang iba pang mga mag-aaral bilang mga empleyado. Pagkatapos ng mga dekada na pakiramdam lamang ay konektado sa matematika, sa wakas ay naramdaman ni Jerry na bahagi siya ng isang komunidad na nagtitiwala sa kanya, at para sa kanya, iyon ay mas mahalaga kaysa sa pera. Umuwi si Jerry at tinalakay ang mga opsyon sa iba. Nais ni na Bill at Steve na mag-trigger ng kanilang sariling roll-down, ngunit iniisip ni Jerry na hindi iyon magiging patas sa ibang mga manlalaro.
Hindi makapaniwala si Steve na walang ginagawa ang loto sa mga mag-aaral, kaya napagtanto ni Jerry na kung walang ginagawa ang lottery ay dahil wala silang pakialam. Naglakbay si na Marge at Jerry sa punong tanggapan ng lottery upang makipag-usap sa executive. Itinuro niya na alam ng kumpanya ang tungkol sa butas, ngunit wala silang ginagawa dahil malaki ang kinikita nila. Nangako si Jerry na ititikom ang kanyang bibig kung ang lottery ay mag-aalok ng transparency sa pamamagitan ng pag-post sa laki ng jackpot sa kanilang website. Sa ganoong paraan ang lahat ay makakakuha ng patas na pagkakataon. Humiling din si Marge ng pangalawang makina para sa tindahan ni Bill. Tinanggap ito ng mga executive at ngayon ay maaaring magkatabi sina Jerry at Marge sa tindahan ni Bill. Natuklasan ni Tyler ang pagbabago sa website at naghanda na magsimula ng digmaan kay Jerry. Ngunit sa sumunod na pagpupulong ng grupo, si Eric lang ang naroon. Wala nang gustong gawin ito dahil napagtanto nila ang mga sinabi ni Jerry, kaya nagpa siya si Tyler na magtrabaho ng mag-isa. Tinitingnan pa rin ni Maya ang mga pampublikong record ng panalo at natuklasang nananalo rin si Tyler kada tatlong linggo. Lumipas ang mga linggo, at sinorpresa ni Jerry si Doug ng football upang tuluyang makipaglaro sa kanya tulad ng dapat niyang ginagawa noong bata pa siya. Naputol ni Maya ang kanilang maliit na pagsasama para humingi ng panayam at masayang sinabi ni Jerry sa kanya ang lahat. Ang kwento kung paano tinulungan ni Jerry ang buong bayan ay naka-inspire ngunit hindi sapat ang clickbait at ang kanyang amo ay humingi ng mas kaakit-akit. Sa sumunod na pumunta sila kay Bill, natuklasan ni na Jerry at Marge na sinuspinde ng lottery ang kanilang lisensya at inalis ang mga makina. Ito ay dulot ng artikulo ni Maya na ginamit ang paghack ni Tyler bilang bida sa kwento para magmukha itong panloloko. Nakita rin ng tatay ni Tyler ang artikulo at pinatanggal ang kanyang anak sa Harvard bilang parusa. Kinabukasan, dumaan si Steve para kaladkarin ang mag-asawa sa kanilang huling shareholder meeting. Sa halip na sa library, pumunta sila sa Jazz Fest na sa wakas ay nabayaran na. Lumalabas na hindi nila pinalampas ang huling roll down, sina Doug, Bill, at ang taong bayan ay naglakbay sa buong estado. Bawat isa sa kanila ay gumamit ng makina sa ibang tindahan upang makarating sa tamang oras. Idineklara ni Jerry na sila ay isang malaking pamilya at nananatili upang magkaroon ng sayaw kasama ang kanyang asawa upang ipagdiwang. Ang grupo ng tumetaya ay bubuwagin pagkatapos na mag-face out ang laro. Ginamit ni na Jerry at Marge ang karamihan sa kanilang mga napanalunan upang magsimula ng isang construction loan business sa bayan. At tulad ng karamihan sa kanilang mga kapitbahay, ginamit nila ang pera sa pag-aaral ng kanilang mga anak at apo. Sa pagtatapos, ang grupo ay kumita ng kabuuang 27 milyong dolyar na ikinagulat ng kanyang mga dating boss ng pabrika nang marinig nila ang tungkol dito. Sana ay hindi nila siya pinagretiro para hindi ito nangyari. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.